Magandang umaga mga ka-energy. So nandito na naman tayo sa isang client natin sa Taripapa, Quezon City, sa Gentle Spin Laundromat. So samahan niyo ako dahil ituturo natin sa kanila kung paano mag-dry cleaning. And syempre may bago ngayon dahil mag-dry cleaning din tayo ng gown, yung suit, and yung barong. So sa mga hindi pa natututo, wala pang alam sa paggawa o pag-proceed ng dry cleaning, samahan nyo ako at panoorin nyo to hanggang dulo. So let's go! Sa loob ng laundry shop ng Gentle Spin Laundromat. And ito yung mga machines nila. Nakikita nyo naman dito, meron sila mga machines. Bago yung mga machine nila, sobrang ganda. Check natin. Ayan, dito yung kanilang dryer. Wow, malinis! Malinis! So, paano nga ba tayo nakilala ng laundry shop na Gentle Spin Laundromat? Nakilala nila tayo because panood nila tayo dito sa YouTube. So, in-invite nila kami dito sa kanilang laundry shop and nagpaturo sila kung paano mag-proceed ng dry cleaning. So, sa mga gusto rin magpaturo sa amin in actual, kasi iba pa rin yung napapanood, yung iba rin yung talagang actual natin ginagawa, no? So, para ma-invite nyo kami, just comment down below, just search SF Main, Sabon Factory Main, and pwede nyo rin gamitin yung mga products ni Sabon Factory. Search nyo lang kami sa Shopee, Sabon Factory. So, ayun. So, ayun mga ka-energy. Nakita nyo ito kasi mga machine nila dito is for DIY. Pero, balita ko nga is talagang mas focus sila sa full service. So, nakita nyo may mga client sila dito ngayon. Papakilala ko nga po pala nandito si Sir Joseph! Ayan. And Sir Joseph, gano'n na po katagal tong laundry shop nyo? Laundry shop namin nag-open since May 9, election day. May 9? 2020. Ah, so sobrang bago pa lang pala po. Yes, bago lang po talaga. So ano po yung mga services na ino-offer nyo? Services offered, as of now, may drop po. Then, may pick up at deliver din kami. Tapos, may mga self-service. Mm-hmm. Kung gusto yung mga nagsiself-service, meron. Ang drop-off, meron din. So, sir, excited na ba kayong matutunan kung paano mag-dry cleaning? Of course. And balita ako kasi napapanood mo na kami sa YouTube. Yes. Because sa YouTube channel ni Sabon Factory. Umorder yung boss niya sa amin na mga for laundry cleaning chemicals. And at the same time, tuturuan namin kayo mag-dry cleaning. Thank you. Thank you so much din po. So tara, mag-proceed na tayo sa dry cleaning, sir. Let's go! Dahil syempre katulad niya, ang concern nyo kasi dito is hindi kayo makapag-proceed ng dry cleaning dahil hindi nyo pa naman alam kung paano gawin. Ngayon, mag-proceed na tayo kung paano gawin in actual ang dry cleaning para makapatanggap na kayo ng mga clients dito. So ayun, Sir Jocel, meron kami dito mga copy ng kung paano nagpo-proceed yung dry cleaning and anything about laundry. So iiwan namin sa inyo tong guide na to para kahit hindi kayo manood ng sa YouTube or wala kayong internet, mayroon kayong susundan na guide. So ito po, bibigyan namin to sa inyo, basahin nyo po kapag wala kayong ginagawa para syempre, aside sa ituturo natin in actual kung paano ginagawa yung dry cleaning, meron din kayong copy. Ayun, ito po yung copy niya, sa inyo na po ito. Hi, thank you. You're welcome. So tara na, simulan na natin. Ano po bang gusto nyo? Ano po bang mas gusto nyo ituro ko sa inyo? Sa barong or gown? Mas, ano, prefer ko dito.
Ah, mas prepared mo. O siguro, para dalawa yung i-proceed natin, wet and suit yung gusto mo. Actually, yung napanood ko na video yung sa tungkol sa dry cleaning. Ah, so yun yung about sa dry cleaning natin. Yun yung first video natin sa YouTube channel ng dry cleaning. Pwede niyo po pang i-discuss sa akin kung ano yung mga natutunan niyo dahil napanood niyo yung video namin? Hindi ko naman alam kung lahat ba talaga na ano talaga. Yung pag-handle lang talaga sa suit. Sa suit, then yung pag-check ng label, then... Yes. Ano po yung masabi niyo kung gaano ka-importante yung pag-check ng label? Ah, kasi kailangan talaga yun siya para yung client natin hindi siya ma-disappoint. Masira yes. natin yung ano niya. Yung suit niya. Kasi may kamahalan yes. talaga. Anyway, yun, tama nga po kayo doon, no? Oo, tapos i-check yung nakikita ko lang pag walang mga ganito na dry clean, yung may, I think, yung letter P. And ano pa po yung mga natutunan nyo? Ang natutunan ko rin doon, i-check muna din sa loob, mag-testing muna yes. ng bunti para kung anong reaction ng suit, tanggal, ng mga simulmol. Yes. Then, yung sa pag ano iron. Yes. Yun kung lang, paano yung tamang pag-iron niya. Yes. Yun lang ano po na-recall ko. Wow. So, masabi mo ba na kaya mo na talaga mag-dry cleaning? Hopefully, kaya. Wow! Yes. Kasi balita ko, marami daw nag-i-inquire dito ng yes. mga dry cleaning sa laundry shop niyo. Yes, marami po talaga. Yes. So, ayun mga ka-energy, kahit wala kami dyan, basta nanonood kayo palagi ng video namin, alam nyo na, matututo kayo and syempre yung mga products, mabibili nyo yan sa aming social media accounts. Just comment down below or follow us sa Facebook, SF Main, Sabon Factory, Main, and sa aming Shopee account. So, Sabon Factory. And ayun. Napanood nyo na po ba yung sa video namin? Sabi nyo po, okay po ang gumawa nyo. Yan, para matry nyo po. Mas maganda po kasi yung talagang sinusubukan nyo rin in actual eh. Kasi para next time, alam nyo na po. Yan. Ano pong nararamdaman nyo habang ginagawa nyo po yan? So ayun Sir Jocel, ituturo ko sa iyo kung paano yung mas madali at mas safe na paraan sa pagtanggal ng mga himulmol kahit wala kayong lint remover. So, halimbawa, dito may mga himulmol. Ganyan. Talagang parang sasama talaga siya. And then, consistent po yung dapat na pagdikit nyo tapos pag-angat nyo para talagang sasama. At medyo may kasamang konting diin lang naman. Ayan. And nakikita nyo, may mga sumama. Ayan. Kaya mag-outing na sila, Char. Tapos magpapalit lang po kayo ha ng tape. Ayan, gagawin nyo po ng paulit-ulit hanggang sa masatisfy kayo na wala na mga himulmol. Pero paulit-ulit ko po sinasabi dito na mas effective o mas maganda po talaga kung meron kayong lint remover. Sa mga nagda-dry cleaning dyan, kailangan nyo po yun talaga sa inyong business. So, kaya mag-invest po kayo ng mga lint remover. Hindi po talaga uubra pag puro tape lang. So, yun po, Sir Jocel. Sinasabi ko lang po para, you know, you have idea rin po. So, sunod, mas madali nyo na po o mas mapapabilis po yung pag-proceed nyo ng dry cleaning. Mas mabilis, mas maraming gawa. Take note, Sir Jocel, kailangan yung mga botones talagang i-safe natin kasi baka mapigtal. And may mga botones kasi na super special. What I mean super special is yung kailangan takpan mo siya or hindi siya pwedeng mabasa ng chemical na ginagamit natin for dry cleaning fluid kasi maaaring masira, mag-dark, or matunaw or something like that sa sobrang tapang ng fluid natin. So, may mga ganun po tayong tinatawag na botones. Let's say, special, and kailangan ingatan talaga. And ikaw naman po mag-spray ngayon, Sir Jocel. Ayan, ganyan talaga. Tsaka dapat consistent po ah, pantay po talaga dapat. Ayan. Consistent po ah, pag sinabi pong consistent, pag dito po tayo nagsimula, dito lang po tayo mag-i-stick pababa. Okay. Yes. Sige po, pwede po. Para po mas ano po kayo.
Yan, ganyan. Kasi, yes, yes. Kasi iniingatan natin huwag magkaroon ng mga ibang mga patchy-patchy or what, something like that. Yup. Okay lang naman po, mabasa po yung kamay niya niyan. Safe naman po yan. Pero usually yung, yan, okay. And sa likod naman po. Ulitin niyo po to pa ulit-ulit until masatisfy po kayo na sa tingin niyo okay na po siya. Yes, pwede po. Pwede po yan. Diba? Ano pong mapapansin nyo sa kanya? Ano po yung difference nung kanina at ngayon? Parang bumago ka. Kuminis siya. Kumintab. Kumintab. Parang nagmukhang bago na. Yes. And pagpagpagpag lang para malaglag ang mga alikabok. Ano siya? Tapos, gagamitan po natin siya ng steam iron. Ano po napansin nyo sa dry cleaning fluid natin? Talagang ano siya, yes. Siya. Kahit basang-basa na siya. Pero madali siya matuyo. Yes, kahit basang-basa na siya. Akala mo kanina basang-basa kasi ang dami natin, di ba? Pinispray. Ang galing. Akala mo parang... Amazing. That's amazing. O, di ba? Tuyo agad. Akala mo kanina basang-basa. Pag ginawakan mo, talagang tuyo na siya. Mm. And mapapansin mo, yung texture niya, parang bago. Ang ganda ng texture ng ano niya, ng tela niya, di ba? Ang ginagamit po talagang iron dito is yung steam iron kasi para iniiwasan po natin na magkaroon siya ng mga linings para pag sinuot po ng kliyente na ninyo o natin, kliyente natin is hindi siya mukhang napipi at merong line dito. So, ipo kailangan po natin ng steam iron. Alam niyo naman po kung paano mag-steam iron, no? Marunong po ba kayo mag-steam iron? Hindi pa ako nakatry. So, ayun mga ka-energy. May papasok tayong video kung paano mag-proceed ng steam iron. Panoorin nyo. So ayun mga ma'am, sir, may mga tanong po ba kayo sa mga nagawa natin? Any question po? Wala na po, ma'am. Okay ano po yung natutunan nyo? May natutunan din po ba kayo ngayon? Meron din naman. Kung paano mag-ano pala ng dry clean. Yes. Kung paano mag-spray, tamang spray ng suit. Kayo po, sir. Okay naman. Maganda po siya yung ano. Maganda po yung ano. Maganda labasan. Nagmukhang bago po. And kayo, sir? Ano din naman, ma'am? Ganun din naman sa ano. Mukhang bago din naman talaga. Tsaka ano... Effective talaga yung pagkagawa ng dry cleaning fluid po. Yun lang po. Thank you so much, sir. And sir. Dahil si Sir Jocel po ang talagang in charge para sa dry cleaning, mahirap po o madali? Madali lang naman. Madali lang naman siya. Oo. So, yun, kailangan lang natin mas maging careful. Kasi yung mga ganito is talagang hindi basta-basta. Okay, ma'am, tungkol naman po dito sa dry clean po, ma'am. Katulad po nito, ma'am, magkano po yung singil po nito, ma'am? Usually, sir, mahal po talaga yung singilan ng mga dry cleaning kasi sobrang sensitive po ito at yung mga ginagamit po nating chemical sa pag-proceed nito is hindi basta-basta. So, nag-range po yung price natin nito is to 300 to 600. And mas may tataas pa doon depende sa klase ng ipapa-dry cleaning nila sa inyo. Ah, okay. So, ayun po. Any question? Yun lang po, ma'am. Wala na po. So, ayun po, ngayon, ituturo ko naman po sa inyo kung paano yung final procedure niya, yung final step niya, kung paano natin siya ipa-plastic. Sobrang dali lang naman po. Yung iba po talagang mga laundry shop, gumagamit sila ng mga special plastic, yung may mga zipper pa. Yeah. Pero kung sa inyo po, kung okay lang din naman,
mas makakatipid po kayo kung gagamit po kayo ng mga ganito plastic. Pwede rin naman po yun. And ito po yung ginagamit natin sa mga damit, di ba po? Yes, na talaga. Yung mga tinutupi, mga ka-energy, alam niyo na yon. 20 by 30 meters. So ngayon, ikakat lang natin siya, sir. Ayan, sige po, kayo pong mag-cut sa gitna. Kung saan natin ilulusot yung... Ayon. And, ayan, sir, sige, kayo pong maglagay para next time alam niyo na po kung paano siya plastic. Yes. Wait lang, sir, ha? Ilusot muna natin yung hanger. Yun. And, ayan, tadaan! Okay na siya, ready na siya para sa client. Kung may mas mahaba, mas maganda, para hindi na alikabukan pa ulit o hindi na dudumihan yung ilalim. So, suggest ko, mas mahaba, mas maganda. Anyway, sir, meron tayong tinatawag na finishing spray. Gumagamit po ba kayo ng finishing spray dito? Hindi. Ah, cologne? Yes, cologne. Yes, meron din po. Yun. Meron po tayong tinatawag na finishing spray. Ang ginagamit po ng finishing spray is pampabango siya. Yes. At the same time, long-lasting yung amoy niya. Yun yung mga trademark ng mga laundry shop. And at the same time, nakakapag... talagang nakaka-disinfection ng mga damit. Nakakabango. And sa mga ganito pong dry cleaning na klase, procedure, hindi po talaga tayo nag-i-spray ng mga finishing spray, cologne, or anything milky, unless i-request ni client. So, ayan. Always take note po yon. Importante po yun. So, ayun lang po. May iba ka papunta na? Pwede ba yung ano finishing cologne i-direct sa soap? Sa pwede naman po, pero depende po talaga yun. Dapat may client lang kayo na nag-request na kung gusto nila yung ganun. Kasi usually kasi ang dry cleaning okay na to ng ganito. Kasi may sarili siyang amoy na talagang masasabi mo na malinis na siya. Yes. Pero kung hindi naman po ni-request ni client na maglagay kayo ng ganun, mas okay kung okay. Yes, ganito na lang. So yun lang po. Pa iba ka papunta na? Nakakurious nga ako sa nakakabili ng... jumper niyo. Diyan na yan sa kanto. Tara, samahan kita. Anyway, procedure na ginagawa sa barong? Number one, yung chinecheck nga yung level. Tulad ng nasabi kanina, chinecheck yung level kung siya i-apply, pwede ba siya doon sa dry cleaning talaga. Tama. Pangalawa, i-check siya dito, magamit siya ng kung anong reaksyon. Yes. Then, yun lang ng ano ko doon. Tapos, magpo-proceed na. Tapos, i-check din yung mga... Botones. Kung gano'ng kapakatibay. Kung gano'ng siya katibay. Yes. Kung bibigay na ba siya. Kung wala ba siya mga damage yung mga... Ayun po, ayong... Yung mga barong. Yung barong, kung walang yes. damage siya. And gowns, mga yes. ganyan. Kahit ano naman po ba sa ipapadry cleaning, mm-hmm. kahit anong damay, kahit yung mga basta, normal clothes sa pinapalaundry sa inyo, is kailangan talagang i-check kung may mga damages o wala. Yan. So iniwasan natin yung mga sisihan kaya hindi natin. Kaya talagang chine-check natin mga ibigay mo. Yes, dahil nasa huli ang pagsisisi. Anyway. And ayan, pwede mo makahingi ng brush? May yes, luma po kayong brush. Mayroong brush, toothbrush. Yung toothbrush daw po ni Sir Jocel. Anyway, ayan, kailangan naman po natin ng brush or any brush katulad ng toothbrush para you know, malinis natin yung mga dumi na talagang usual na nandito katulad yan sa may ayan sa may batok ayan tapos sa ayan syempre sa kilikili sa mga ilalim ayan yung mga ganyan singit-singit pati dito sa laylayan ng mga barong. So ayun dahil nga napanood mo kami sa aming YouTube channel sa Sabon Factory dahil nasabi mo na may mga alam ka na sa pagda-dry cleaning ikaw ang gagawa ngayon maiba lang. Sige, so ito try natin. Yes, so ayan. Ano yung mga gagawin para alam mo na sa susunod? Isuso? Yes. And what else? Siyempre, yung brush. Yes. Gagamit ka ng brush. Check natin dito yung unang-una. And yes, pwede ka rin magdagdag ng sabon kung kinakailangan. And para mas matanggal yung mga... Yeah. Konting-konti lang. Super konti lang. Ayan. Sige, ilagay ka muna, brush mo na. Yung pag-brush din kasi hindi siya masyadong i-over kasi ma-damage din siya. Yes.
Hindi siya masyadong malakas at hindi rin siya masyadong mahina. Yung tamang tama lang. Yung katamtaman lang na pag-brush. Yes. Kasi masama din yung sobrang, you know, usually yung mga ganito, kailangan ingatan natin to. Kasi ayan. Yes. Kaya kailangan talaga mag-focus tayo dito sa mga singit-singit na yan. Sa mga dito, sa ilalim. Mga laylayan. Laylayan. Sa mga laylayan. And, ayan. Hanggang sa maging okay na siya. And after that, iiwan niyo po muna yan, Sir Jocel. Oo, isusok muna siya. Yes, for? How many minutes? For 10 years. Charot. 10 years? No. 5? 30 to 1 hour. So, ayan. Alam mo, 10 years, no? Matagal yun. Mabubulok na tayo dito. Wala na tayo sa mundo. Char. Grabe, Sean. Nang dahil sa liquid laundry dry cleaning detergent. Kasi nakikita po nating lahat dito na talagang nag-lighten po siya. Diba po? Ah, wala pa po tayong ginagawa masyado niyan, pero talagang pumuti na yung ating barong. Nung napanood niyo po kami sa aming YouTube channel, sa Sabon Factory, after nating ibabad, ano po yung ginawa natin nun? Alam ko, binabrush dito yung mga ano nito. Yes, yun. Siyempre, ibabrush natin. Actually, tapos na yun. Ano pa? Pwede ba siyang kusutin siya at the same time? Usually, hindi talaga. Okay. Kasi yung mga barong natin is sensitive din. Okay. Sensitive din talaga yan. Lalo na yung may mga ganyang design. Sobrang sensitive niya. So, hindi natin siya pwedeng kusutin na parang normal na damit. Kaya pala ginagamitan lang natin ng brush. And, yes. Minimal and meron pa tayong ginagawang iba. Alam mo kung ano? Ano yun? Akala ko ba nanood ka? Char! Hindi. Ang gagawin natin is, dahil hindi siya pwedeng kusutin, pipigain na lang natin siya ng ganyan. Ganyan natin siya pipigain. And nang paulit-ulit din kung gusto mo. Hanggang sa masatisfy ka na. Kasi yung purpose din ng ginawa nating pagbabad ng 30 minutes to 1 hour is para lumambot yung mga nakadikit na alikabok dahil yung mga barong is nai-stack. So, mapapansin mo niyan, kapag sobrang dumi ng ating barong, may mga brown na malalaglag dyan o magdudumi talaga yung tubig. So, it means nalaglag yung mga alikabok. Yes. Matry mo sa kanya. At ikaw naman po, try nyo naman po. Sir Jocel. Yan. Paulit-ulit lang. Yes. Pwede niya pong ulitin. Oops, bawal pong ano. Bakala ko kung ano kukusutin mo. Ulitin natin. Yes. Siya, ano? Ganun din po sa pagbabanlaw. Careful ng... Yes. And pwede niyo rin po siyang banlawan ng like that way para talagang malaglag yung mga ano, alikabok, mga dumi niya. Sobra naman po yung pagpiga nyo. Baka po lumuwag na po yung barong. Baka feeling ko po. So, ayun na po. Babanlawan na po natin siya. Okay na po siya. Ano po napansin nyo sa barong, sir? Luminis siya. At the same time, nawawala na yung stain, yellowish dito. Yes. Ganyan po ka-effective yung sabon natin. And syempre, nasa paglalaba rin po yan. Kung paano nyo po tulad po na ginawa natin kanina, binrush natin, tapos talagang binabad natin, ganyan, mga effort din po tayong gagawin. Tutulungan din po natin yung product na talagang malinis, matanggal yung mga stains, dumi ng isang damit o ng barong. So, ayan na po, magbanlaw na po tayo, sir. Okay. So, ayan mga ka-energy, nandito tayo sa likod ng laundry shop nila, sir. As you can see, mga ka-energy, ang laki ng area nila dito, sobrang laki. Dito pa lang sa part na to, pwede sila mag-proceed talaga ng dry cleaning. Dahil ito po yung talagang lagi natin sinasabi sa mga video natin na kailangan natin ng space, na talagang open space na walang mga nagluluto, walang mga ibang gamit. Talagang this area is so perfect, yes, for dry cleaning. So ayan mga ka-energy, habang iniintay natin si Sir Josella, ay, Josel pala, nakikita nyo may mga dry, ano tayo dito, may mga suit pa tayo dito. Yung ginawa natin kanina na pag-dry cleaning doon sa suit na ginawa natin kanina, ganun din po dito sa mga suit na to. Pero always remember na kailangan nyo i-check yung label.
So, label is important. Sila nagagawa nito mamaya, susubukan na nila kung paano mag-dry cleaning nang sila-sila lang. Para matuto talaga sila. Katulad lang po kanina, kung paano po natin siya babanlawan, piga-pigain lang po natin siya. Ganyan. Tapos ganun din po ulit. Isang tubig ulit. Mga, babanlawan niyo po siya until mawala po yung bula. Sige po, lagay niyo na lang po. Okay. Ito na yung last na banlaw natin. So, ito na po yung huling banlaw natin. Ganun lang din po. Ayan. Para rin po talaga siya normal na damit. Pero, syempre, kailangan po ng extra careful. Kasi po, sensitive po yung damit na nilalaban nyo. Dahil barong po ito. So, ayan. Iniingatan po natin yung pagkasira o pagkaluwag ng kahit anumang bahagi nito. Katulad ng mga ganito at ng mga yung mga laylayan tsaka yung mga butones pagkabitaw. Ayan. So ayan na po, ito na po yung huling hanlaw natin o huling banlaw. So itatry naman ngayon ni Ate. Ate, ikaw mag-try. Ayan. Si Ate Angel. Ayan, may boyfriend. Shout out sa boyfriend niya. Ikaw ba? Oh my God, kasan po yung boyfriend niyo? Nakalimutan na! Nakumumong maraming boyfriend to ha! Anak na sa malapit! Char! Ganit lang! Isasampay lang po natin siya ng ganyan. Hintayin lang po natin siyang matuyo. Ipa-flat iron po natin siya. Then, kailangan sa pinakamahinang ano lang, init lang. Ribbon cutting ulit. Then, tananan! Ayan! Hina po natin siya. Okay. Laka ng butas mo, girl. Yes. So, sobra ka. So, ayan na po siya. Ganyan na po yung itsura niya. So, ganyan lang po proceed ng dry cleaning. Palakpakan! And, ayun, may mga tanong pa po ba kayo? Any question? Sure po. Kailangan patuyuhin pa ba ito? Yes, yes. Kasi ano lang to, props lang na yes, yes. Plastic. Kunyari, natapos na. Uh-oh. Kasi kung hintayin pa natin matapos, baka dito na kami matulog. Hindi po, kailangan po hintayin nyo po siyang matuyo, katulad po nung dry cleaning fluid natin kanina. Kailangan po totally, dry na siya, tuyo na siya, para bago natin i-plastic. Kasi syempre, para hindi makulob, hindi magkaroon ng, alam nyo yun, parang may mga damit kasi inaamag eh. Pagbasa tapos nakulob or something, di ba? So, ito po, syempre po, kapag pupunta dito yung client nyo, unang-una natin gagawin, i-check muna yung gown nila or any like suit or barong. Check muna natin kung may mga butas ba yan, damages. Pwede nyo na pong ilagay dyan. Thank you po. Okay. Dito, i-check natin kung may mga damage ba, kung may mga tastas, or mantsang malala, may mga dugo or something. Tapos, yung mga sira, warak, anything na, alam nyo yun, kasi minsan may mga client dyan na sasabihin, walang sira eh. Pero kasi hindi nyo chinek. Pero magugulat kayo, sira pala, tapos papabayaran sa inyo. Siyempre, iwasan natin yung ganon. So, ayan, dahil na-check nyo na, pwede na natin siya ngayon labhan. I-check natin yung tag kung for dry cleaning ba siya, for dry cleaning fluid or wet dry cleaning. So, ayun, Sir Jocel, as you can see, 100% polyester siya. And pwede siyang labhan kasi may kita nyo dyan. Pwede siya for wet dry cleaning. Tapos pwede rin siyang i-iron. Sa pinakamahinang kasi may kita mo manipis yung ano niya, baka masunog agad. Minimal so heat. Yes, minimal heat lang. And pwede rin siya for dry cleaning fluid, pwede rin siya. And bawal siyang i-bleach. So ayun po, para malaman natin kung pwede siya for dry cleaning or wet dry cleaning. Pero sa case nito, pwede siya sa dalawang klase. Pwede pala yun, no, mga ka-energy. Ngayon, alam niyo na may ganon pala. Sa label naman is pwede siya for dry cleaning fluid and wet dry cleaning. But for now, gagamitin natin siya or susubukan natin siya using the dry cleaning fluid. So, ayan. Sir Jocel, natatandaan niyo po ba yung tinuro ko kanina? Kailangan? Yes, consistent. And
basang-basa. Ayan, para talagang malinis at gumanda siya. Kailangan malayo, ha? Yes, from the top. Consistent. Ayan. Huwag po muna kayong aalis hanggat hindi siya totally basa. And huwag po masyadong malapit. Iniiwasan po natin yung mga may iwan na pachi-pachi dyan. Yan. Kailangan po talaga basang-basa. Ano pong napapansin nyo, mga ma'am, sa ibabaw? Kumikintab, di ba? Ayan. Kailangan pala dito ma-stretching ng ating body. Yan. Masyado na po kayo malapit, sir. Tsaka po, ba't nakababa po kayo? Dapat po nakatayo po kayo. Favorite niyo lumuhod, ha? No. Ano ba iniisip mo? Grabe ka naman, green-minded ka, ha? Anyway, ayan, dapat po talaga consistent. Dapat po basang-basa. Okay na po, pababa na. A few moments later. Dito, basang-basa siya. Tsaka consistent po yung pagkakaspray sa kanya. Ganun po yung sinasabi natin. And ayan, papagpagin nyo lang para mawala yung mga alikabok. Babagsak po kasi yan ang kusa. Kasi po, lumalabas po yung mga dumi niyan. So, umaangat sila. So, eto na siya! Yay! So, same lang din ang price nito sa ano? Ay, mas or mahal po ito. 600. 600 and up. Minsan umaabot pa ng 1,000 plus. Depende po talaga yun sa klase na ipapadry cleaning nila. Okay. Yep. And eto na siya, mga ka-energy. Ito na yung pin. Yes. Ayan na siya, mga ka-energy. Isang laundry shop na naman yung na-satisfy ngayon sa ating dry cleaning seminar dito sa Gentle Spin Laundromat. And ayan, are you happy, sir? Yes. Ano pangalan mo? Jocel. Sir Jocel? Yes. Ano, paggabi? Jocela. So ayun, mga ka-energy, natapos na natin yung dry cleaning. Happy! So are you happy? Yes. Yeah. So ayun mga ka-energy, meron din pala sila mga deliveries. So ayun, Sir Jocel, paano ba sila makakapag-deliver sa inyo? So marami pong paraan po para ano po, magtawag po sa hotline mo na 0966-381-0082 at saka sa landline naman po 7257-2733 at saka ipano na rin sa Facebook na facebook.com/gentlespin at saka sa ayun lang pa. Wala ka IG? So, ayan. Ito yung Gentle Spin Don Rimat sa Talipapa, Quirino Highway. So, ayun. So, ayun mga ka-energy. Isang client na naman ang nasatisfy sa ating seminar na ginawa ngayon dito sa Gentle Spin Laundromat dito sa Talipapa, Quezon City. And ayun, sana kayo din mga ka-energy may natutunan kayo. And sa mga may gustong magpa-seminar sa amin, just comment down below and search nyo lang kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, SF Main, or Sabon Factory Main. And yung mga products ni Sabon Factory, may kita niyo yan sa Shopee Account. Just search Sabon Factory. So, ayan, dito ko natatapos ito. Paalam!